Maagang pumila ang 81 taong gulang na si Lola Deli sa isang libreng medical mission sa Baguio City. Nagpa-check up ng mata at saka yung kung may sakit ako sa bones, yon, salamin, ayan. Malabo na rin kasi ang kanyang paningin, kaya una niyang pinatingin ang kanyang mga mata. Masaya ako at nabigyan ako ng hindi na ako magagastos ng yung salaming para mabigyan tayo ng protection sa ating katawan, pamumuhay. Kasabay ng medical mission, ang pagdiriwang ngayong linggo ng taunang Elderly Filipino Week. Kaya nagtipon-tipon muli ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon upang ipaalala ang mga benepisyong natatanggap ng mga senior citizens. As you are one of the most privileged sector in society, you were able to influence the government for the benefits that you are enjoying now, such as the expanded benefits for the senior citizens, the monthly stipends for indigent senior citizens. You are always given the priority in lives. Tuloy-tuloy din ang pagpapakita ng suporta ng iba't ibang stakeholders sa mga senior citizens. Ilan sa mga aktibidad na hatid nila sa mga senior citizen ay ang bone density screening test, blood sugar test, free dental check-up, free medicine, at vision screening. SM Cares is all about supporting communities, and our programs for senior citizens align with the Elderly Filipino Week 2022 theme, Resilience in Nation Building. In the spirit of inclusion, these activities are specially designed to teach our elderly and PWDs on how to be equipped for and respond to different types of calamities. Our resilience efforts focus on holistic well-being, enabling our lolos and lolas to be healthier, stronger, and happier. Isa rin sa hikayat para sa mga senior citizen ngayong araw ay ang pagpapabakuna. Ayon sa Center for Disease and Control, malaki ang tsansang mahawa ang mga individual na edad 50 pataas ng COVID-19 pag hindi bakunado. Gusto natin na naiiwasan natin yung iba't ibang sakit, particularly yung COVID-19, di ba? Kaya napakahalaga na tayo ay makiisa rin sa panawagan ng ating gobyerno na tayo ay magpabakuna. Kaya kami ngayon nandito sa, kami mula sa Department of Health ay nananawagan sa bawat isang senior citizen na nandito ngayon na magpabakuna na. And this is basically one of the programs ng ating gobyerno, and we have provided a budget for all Filipinos who will undergo ito pong vaccination. Libre po naman po ito. Kasama po sa budget natin ng 2022 at budget po natin under Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Ilang pong bilyon yan. Kaya kailangan tayo po yung magpabakuna, kundi sayang po yung ginastos natin na galing sa ating mga buwis. Kaya patuloy na pinapaalalahanan ang mga senior citizens na magtungo sa mga malapit na vaccination sites. Ang Elderly Filipino Week ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Oktubre. Pinagtibay ito ng Proclamation No. 417 na nilagdaan ng nooy presidenteng si Fidel V. Ramos taong 1994. Ang selebrasyong ito ay upang gunitain ang mga kontribusyon ng mga senior citizen sa ating bansa. Sophia Pagaduan para sa Luzon Headlines.